panakot na ng aking mga magulang ang salitang aswang sa tuwing nakikipaglaro pa rin ako sa aking mga kaibigan pagsapit ng dapit hapon. "Marvin, uwi na! Lalabas na ang mga aswang!" wika ni nanay. Ako naman ay karipas ng takbo pa uwi sa aming tahanan dahil sa tinuran ni nanay. Hinihingal pa akong nagtanong, "Nay, talaga bang totoo yung mga aswang? Baka pinagluloko niyo lang ako, ha?" Sabay tanong kay nanay na may halong pabiro habang hinahabol ko ang aking paghinga dahil sa pagtakbo. "Nak, magpalit ka nga doon ng damit. Basang-basa ka na ng pawis, oh." At agad ko namang sinunod ang utos sa akin ng aking nanay. Pagkatapos kong magbihis ay nagtanong uli ako, "Nay, talaga bang totoo sila?" "Huwag matigas ang ulo, Marvin. Pag sinabi kong uwi na, tuwing dapit hapon, uwi na. Baka gusto mong paluin pa kita para magtanda ka." Galit na wika ng aking nanay. Pinandilatan ako ng mata ni nanay habang nanenermon. "Hala sige, matulog ng maaga. May klase ka pa bukas." Wika ni nanay. "Nay, maaga pa po." Ang sabi ko naman kay nanay, "Huwag matigas ang ulo, Marvin." Tumango na lang ako kay nanay at baka mapalo na naman ako. Habang ako'y nasa higaan, nagawa sa kawayan at pinipilit kong makatulog, ay bigla kong narinig na dumating na si tatay na nanggaling sa kanyang pinagtatrabahuan sa bukid. At parang nagmamadali itong pumasok, animoy hinahabol ng kung ano. "Oh, Carlos! Bakit pawis na pawis ka? Ano nangyari?" Wika ni nanay kay tatay. "Isara mo ang bintana. Siguraduhin mong nakasara ng maayos si Marvin." Wika naman ni tatay. "Nasa kwarto, kakapasok lang. Ano bang nangyayari sa'yo?" Ang wika ni nanay kay tatay. "Hinahabol ako ng aswang." Bigla akong kinilabutan nung mga oras na iyon dahil sa aking narinig. Aaminin ko, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganoong nilalang. Pero dahil sa ekspresyon ng mukha ni tatay na takot, ay doon na ako nakumbinsing maniwala. Nang biglang may kumalampag sa aming bubungan, animoy may boko na nahulog sa sobrang lakas ng pagkalampag. Yero po kasi ang aming bubong, kaya rinig na rinig namin ang bawat paghakbang ng kung anumang nilalang na nasa aming bubungan. Kinilabutan talaga ako ng mga oras na iyon. Sumigaw na ng tulong ang aking inay at kumuha na ng buntot pagi at asin ang aking tatay. Handa na kung sakaling makapasok man ang nilalang sa aming pamamahay. Nagsisigawan na sa labas ng aming bahay. Nagsilabasan na pala ang aming mga kapitbahay dahil sa paghingi ng tulong ng aking nanay. Nagwika sila ng kataga. Ganito ang kanilang sinabi, "May aswang! May aswang!" Magkakalapit lang kasi ang mga bahay dito sa aming barangay, kaya madaling makahingi ng saklolo kung sakali. Hanggang biglang nawala yung ingay
na kanina lang ay parang bubutasi na ang aming yero. Hindi naman ako makatulog dahil sa nangyari noong mga oras na iyon. Hindi kasi mawala sa aking isipan kung bakit kami ginagambala ng aswang sa bahay. At bakit hinahabol si tatay? Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, narinig ko ang utos sa akin ni tatay. Marvin, nak! Baho na! Tangali na! Ipagtimpla mo kami si nanay mo ng kape! Ang wika ni tatay, na halos lumubog na ang mata dahil wala pa itong tulog sa kakabantay sa aming mag-ina. Ako naman ay tumayo na upang ipagtimpla ng kape ang aking tatay. Saglit lang po itay, ang aking wika sa aking tatay. Pagkatapos kong magbihis ay agad akong pumunta sa kusina para magtimpla ng kape para kay tatay. Itay, ito na po yung kape nyo. Salamat nak. Sabay hawak sa aking ulo at ginulo ang aking buhok. Nagulantang kami sa balitang dala ng aming kapitbahay na si Aling Marilu. Maring Lina! Maring Lina! Sigaw ng aming kapitbahay na si Aling Marilu. Oh, Aling Marilu! Anong atin? Ang tanong naman ng aking ina kay Aling Marilu. Aling Lina! Alam mo ba yung nangyari sa manukan ni Mang Cosme? Ay nako, nangamatay daw. Ani mo'y dinaanan ng bagyo. Walang natira sa mga panabong ni Mang Cosme. Ayun, nagingit-ngit sa galit yung matanda. Usap-usapan sa bayan, ay aswang daw yung may kagagawan. Baka may kinalaman din yan sa nangyari kagabi dito sa atin. Ang sabi ni Aling Marilu sa aking inay. Nakakatakot na talaga yung panahon ngayon, Aling Marilu. Kaya nga si Marvin, pagdating ng dapit hapon, pinapauwi ko na. Ang wika naman ng aking inay kay Aling Marilu. Ay siya, Mari, tatapusin ko lang yung ginagawa ko sa bahay. Maghahanda na rin ako ng mga pangontra sa mga aswang, gaya ng asin at bawang. At tumango naman ang aking inay kay Aling Marilu. Halos gabi-gabi na may namamatay na alagang hayop sa aming barangay. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob na agad namang nagpa-alarma sa aming mga kabarangay. Halos maubos na rin ang mga alagang hayop dito sa amin dahil sa pagsalanta ng mga aswang. Hanggang sa isang araw ay may nakitang bangkay malapit sa may dalampasigan. Wakwak ang tiyan at nawawala rin ang mga lamang loob kagaya ng mga hayop na gabi-gabi na lang ay pinapatay o kinakain ng mga nilalang na tawagin na lang nating mga aswang. Maraming tao sa dalampasigan na nakikiosyoso sa nangyari. Napag-alaman na si Mang Berto pala ang nabiktima ng aswang. Si Mang Berto ay isang mangingisda sa aming barangay. Sabi ng iba ay ginabi daw ito ng uwi. Mga bandang alas 9 ng gabi nang hindi na nakarating sa kanilang bahay at nag-aala na ang kanyang mag-ina. Hanggang sa makita na lamang ang kanyang bangkay kinaumagahan. Makikita mo sa mga mukha ng aking mga kabarangay ang labis na takot dahil sa nangyari. Kasi hindi lang mga alagang hayop ang kinakain o nabibiktima ng aswang, kundi pati na ang mga
mamamayan ang aming barangay. Agad namang nagpatawag ng pulong ang aming kapitan na si Mang Leo upang mapag-usapan ang mga nangyayari pag-atake ng aswang sa amin. Hindi pwede ito. Kailangan na nating aksyonan ang mga nangyayaring patayan. Noong una, mga hayop lang ang kinakain. Halos maubos na ang mga alagang hayop natin dito sa ating barangay. Ngayon naman, si Mang Berto. Kawawa naman yung mag-ina niyang naiwan. Baka may mga inosente pang mabiktima ang mga salot na iyan. At bigla namang tumayo ang aking tatay. At nagwika. Kapitan, baka pwede tayong mag-ronda gabi-gabi. Sabi naman ng aking itay sa aming kapitan na si Mang Leo. Maganda ang sinabi mo. Sinong gustong sumama para mag-ronda? Nagsitaasan naman ng kamay yung mga kalalakihan para magboluntaryong makiisa sa pag-ronda sa aming barangay. Marami naman ang nagboluntaryong mag-ronda dahil sa patayan na nangyayari. Magdala kayo ng asin, bawang, buntot pagi, mga matutulis na kahoy. At kung ano pang pwede natin ipanlaban sa mga salot na iyan. Nagsitango naman ang aming mga kabaryo dahil sa tinuran ng aming kapitan. Alas 4 pa lang ng hapon ay wala nang taong gumagala sa aming barangay. Tanging mga kalalakihan na nagpresenta kasama na ang aking itay ang nagroronda tuwing gabi para sa aming seguridad. May dalang sulo ang mga kalalakihan. May dala silang matutulis na itak at mga pangontra sa aswang. Unang gabi ng kanilang pagroronda sa aming barangay ay wala naman silang nakikitang kahinahinala. At tumigil na rin yung pag-atake sa aming mga alagang hayop. Hanggang isang gabi, may namataan silang grupo ng mga kalalakihan na paalikid-aligid sa aming barangay, pasipat-sipat sa mga bahay, at agad naman nila itong nilapitan. Kinausap sila ng aming kapitan na si Mang Leo. Mga kaibigan, mukhang nawawala ata kayo. Mga dayo kayo dito sa aming barangay. Medyo delikado ngayon kasi may gumagalang aswang ito sa amin. Wika ng aming kapitan. At hindi naman nagsalita ang mga kalalakihan. Tumingin ito sa kanila ng matatalim na pagtitig. Mga kasama, alerto kayo! Mga aswang ang mga ito! Sigaw ni Kapitan Leo, mababakas sa kanilang pagmumuka na hindi sila normal na tao. Biglang tumawa ng nakakaloko ang animoy leader sa kanilang grupo. Nang biglang nagbago ito ng anyo, nagulantang naman ang mga kasamahan. Kasama na doon ang aking tatay. Halos mamutla sila sa takot. Sumigaw naman si Kapitan Leo na, "Huwag kayong matakot! Ihandaan niyo ang mga pangontra! Mukhang mapapasabak tayo sa digmaan ngayong gabi! Hala mga kasama, lakasan niyo ang loob niyo para sa ating pamilya! Huwag kayong matakot!" At agad namang nabuhayan ng loob ang mga kalalakihan na sumama sa ronda. Nakipagsagupaan sila sa mga aswang. Halos nangalahati na ang bilang ng mga kalalakihan sa aming barangay at wala pang nalalagas sa mga aswang dahil sa taglay nitong lakas at liksi. Pinanglalapa ang mga kasamahan ng aking itay. Kasama na doon si Kapitan Leo. At ang iba namang natirang kalalakihan
ay nagsipagtakbuhan na dahil sa takot. Maraming nasawi nung gabing iyon. At mas dumami pa ang mga aswang na dumating sa aming barangay. Pinanglalapa ang bawat taong maabutan na tumatakbo. Hanggang sa pati mga bahay sa aming barangay ay kanila nang winawasak. Walang patawad, bata, matanda, lalaki, babae, sanggol ay kanilang pinaglalantakan. Nang makauwi na si tatay sa aming bahay na duguan, ay agad namang nagwika ng ganito. Lena! Lena! Si Marvin! Ang wika ni tatay na halos naghihingalo na dahil sa pagkalmot ng mga aswang na sumugod sa aming barangay. Oh Diyos ko! Nangyari sa'yo, si Marvin. Tanging pangalan ko na lang ang huling nasambit ni tatay bago siya lagutan ng hininga. Nang biglang may aswang sa aming pintuan at hinablot ang wala ng buhay na katawan ng aking itay at pinaglalantakan yun. Kitang kita ng dalawa kong mata at ang aking inay halos mahimatay sa takot. Marvin! Marvin, tumakbo ka na! Ako na lang bahala dito. Nay, paano po kayo, Nay? Huwag mo na akong alalahanin. Nay, takot po ako, Nay. Huwag mo na akong alalahanin, Marvin. Tumakbo ka na, tumakas ka na! Binutas ng aswang ang aming bubong at dun niya hinablot ang aking inay palabas ng aming bahay. At ako naman ay patakbo na at iyak ng iyak, papalabas at papunta sa kasukalan ng gubat. Hindi ko alam ang aking gagawin at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ramdam ko pa rin ang takot at kaba sa aking dibdib. Hindi ko na nagawang lumingon pa sa aming barangay. Tanging hiyawan lang paghingi ng tulong ang aking naririnig. Halos hingal na ako sa pagtakbo at parang may sumusunod sa akin na palundag-lundag sa malalaking puno. Nang biglang may nagsalita malapit sa aking tenga. Huwag kang gumalaw! Pag gumalaw ka, patay ka! At ako naman ay biglang napahinto at biglang lumundag sa aking harapan ang isang aswang. Kitang-kita ko ang kanyang pagmumuka, kalahating tao, at ang ulo naman ay mabalahibo. At nagwika uli ang nilalang. Saan kaya yun? Ah, masarap yung laman ng bata. Ha, pagkain na, laging bato pa. Ha? Hindi niya ako nakita. Halos na sa harapan niya lang ako. At naihi pa ako sa aking salawal dahil sa takot. Pagtingin ko sa aking balikat ay nakita ko ang isang maliit na nilalang. Ito ay kulay berde. Matutulis ang tenga at mahaba ang ilong. Nagwika ito sa akin nang ganito. Bata, huwag kang gumalaw. Tutulungan kitang makatakas sa nilalang na iyan. At ako naman ay napapikit na lamang. Gusto kong sumigaw pero hindi ko nagawa. Hanggang sa umalis na ang aswang sa aking harapan.
Nagtaka naman ako kung bakit hindi niya ako nakita. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko na umalis na ang aswang na sumusunod sa akin. At biglang tumulo ang gabutil kong luha nung naalala ko ang nangyari kani-kanina lang. Nag-uumapaw ang galit sa aking damdamin. Gusto kong makaganti. Balang araw magagantihan ko kayo. Wika ko sa aking sarili. Sa isang kisap mata ay namatay ang aking mga magulang dahil sa pag-atake ng mga aswang sa aming barangay. Patuloy pa rin ang aking pagluha. Sa gabing iyon ay hindi ko makakalimutan ang mga nangyari. Sariwa pa rin sa aking alaala ang kalunos-lunos na nangyari sa aming barangay. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nawala na ako ng malay. At nagising na lang ako sa ibang bahay. Kinabukasan ay aking naaninagan ang isang matandang mahaba ang buhok na puting-puti. Mahaba rin ang balbas at puting-puti rin ito. Nagwika siya sa akin ng ganito. Oh, bata! Gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? At ako naman ay gulat at nagwika ng huwag niyo po kong kainin! Huwag niyo po kong kainin! Mawa po kayo sa akin! Huwag niyo po kong kainin! Biglang natawa naman ang matanda. Hindi ako aswang. Isa akong ermitanyo. Dito sa pusod ng gubat. Buti na lang ay naabutan ka ng aking kaibigan. Kung hindi, isa ka na ngayong hapunan ng mga gabunan. Ano po yung gabunan? Ang gabunan ng sumalakay sa inyong barangay. Napakarami nila. Kabilugan ng buwan nung sila ay pumunta. Halos lahat ng mga kabarangay mo ay naging hapunan ng mga salot na iyon. Nahuli na ako nang dating sa inyong barangay. Nakubkub na nila ang inyong mga lupain at ikaw na lang ang natitirang buhay. Nagulantang ako sa sinabi ng matandang ermitanyo. Maswerte ka bata at nakita ka ng aking kaibigang si Wendell. Sino po si Wendell? Ang aking wika sa ermitanyo. Si Wendell ay isang berding duwende na tumulong sa iyo para hindi ka makita ng gabunan na sumusunod sa iyo kagabi. At naalala ko bigla ang isang maliit na nilalang na nakaupo sa aking balikat. Yun po ba yung mahaba yung ilong at mahaba yung tenga na patulis? At natawa ang matandang ermitanyo. Yun nga, siya si Wendell. Matali ko siyang kaibigan simula nung ako'y nag-uumpisa pa lang na maging manggagamot. Siya ang tumutulong sa akin upang makakuha ng mga halamang gamot sa gubat. Siya rin ang nagsisilbing gabay ko sa lahat ng aking lakad. Sabi ng matandang ermitanyo. Saan na po si Wendell? Ba't hindi niyo po kasama? Bigla nagsalita ang ermitanyo. Wendell, magpakita ka na sa kanya. At ako naman ay gulat na gulat nang biglang magpakita ang diwende sa aking harapan. Tain ng kalabo naman! Hindi nga ako namatay sa mga aswang. Mamatay naman ako sa gulat.
ang wika ko sa matandang eremitanyo. Sa sobrang gulat at natawa naman ang matandang eremitanyo. Wendell, huwag mo kasing gugulatin. At nagwika naman ang berding duwende. Walang iya ka. Tinulungan na nga kita. Kagabi, nakita mo na ako. Ngayon, gulat na gulat ka pa. At natawa naman ang matandang ermitanyo. Siya ang sinasabi kong kaibigan ko at aking gabay na si Wendell. At bigla naman ako natauhan. Wendell, pasensya na kung natakot ako sa iyo. Maraming salamat pala sa pagligtas mo sa buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka naging hapunan na ako ng mga aswang na salot na iyon. Walang anuman yun, bata. Nakita ko kasi na kailangan mo ng tulong, kaya hindi na ako nagkatubiling tumulong sa iyo. Maraming salamat talaga, Wendell. At biglang nagsalita ang matandang ermitanyo. Ramdam ko ang nag-uumapaw na galit dyan sa kaloob-looban ng iyong damdamin. Gusto mong makaganti sa mga nilalang na pumaslang sa iyong mga kabarangay at sa iyong ama at ina. At bigla naman akong tumingin sa matandang ermitanyo at naging seryoso ang aking ekspresyon ng mukha. Opo, turuan niyo po ako. Lahat gagawin ko para makaganti sa mga sinayupak na aswang na yan. Gusto kong ipaghiganti ang mga kabarangay ko, lalong-lalo na yung mga magulang ko. Ang wika ko sa matandang ermitanyo. Bigla namang natawa ang ermitanyo. Eh, paano ka makakaganti kung ganyan ang iyong katawan? Bata ka pa sa kalabaw. Ang gawin mo, tuturuan kita ng lihim na karanungan at papalakasin natin ang iyong katawan kung nais mo. At agad naman akong nagwika na, opo, nais ko po. Kahit gano'n pa katagal, kahit gano'n pa kahirap yung papagdaanan kong pagsubok, mapagigantihan ko lang po ang mga nilalang na pumaslang sa aking mga magulang. Kung gayon, mag-igib ka ng tubig, magsibak ka ng kahoy, at magluto ka ng kakainin natin ngayong tanghali. At biglang kumunot ang aking noo. At nagwika ako sa aking sarili. Parang gagawin pa niyata akong katulong dito. At nagwika naman ang matandang ermitanyo. May sinasabi ka, Marvin. At ako'y biglang nagtaka kung bakit alam ng ermitanyo ang aking pangalan ay hindi pa naman ako nakakapagpakilala sa kanya. Lolo, matandang ermitanyo. Bakit niyo po alam yung pangalan ko? Ako ay may kakayahang bumasa ng isip ng tao at kaya ko ring makita kung ano ang nasa loob ng iyong isipan. Kaya huwag ka nang magtaka, bata. Sumunod ka na lang sa akin kasi yan ang una mong pagsubok para makayanan mong labanan ang mga aswang na sumugod at pumaslang sa iyong mga kabarangay at sa iyong magulang. At ako'y napatango na lamang. Ako nga pala si Luisito. Lumipas pa ang ilang taon at unti-unti na akong tinuruan ng matandang ermitanyo ng kanyang lihim na karunungan hanggang sa ako'y magbinata. Itinuro niya lahat sa akin ng kanyang nalalaman. Lahat ng mga mutya na kanyang tangan ay itinuro niya sa akin kung paano gamitin. Huwag kang masyadong magmadali, Marvin. Kailangan mo magpalakas
kasi hindi lang iisang aswang ang kakaharapin mo. Kailangan mo rin ng mga gabay.